Alright guys, good morning sa inyo lahat. Nagbabalik yung ating isang tanong, isang sagot. At maulan na umaga. Okay, it's a September 8 today. So this is a fan request kasi nakita nila yung post ko about sa Dibol. So nag-comment sila sa comment section sa mga ibang suggestion ng content. So ang content natin ngayon or ang topic natin is Clen Butterol or mas popular siyang tinatawag na Clen. Okay. Diretso tayo sa topic. Okay, ano ba ang Clen Butterol or Clen? Okay, ang Clen Butterol is para talaga 'yan sa may mga asthma. Okay. Ang compound ng Clen is to relax the muscle lungs para makapaghinga ng maayos yung lungs natin, hinga ng properly yung lungs natin. Okay? So, yun talaga ang works ng Clen Butterol o para saan ba talaga ang Clen Butterol. But, okay, pero, okay, malakas siyang mag-burn ng fats. Okay, ang Clen kasi is may compound siya ng fat burners. Okay, or mas popular siya ng mga ginagamit ng mga old era bodybuilder hanggang ngayon. Okay, actually, it's very effective siya mag-burn ng fats. At may compound din siya na magbigay ng lean mass, ng strength, at binuboost niya yung metabolism mo. Okay, that's why you look more lean, mabilis kang mag-burn ng fats, and mag-gain ng muscle. Okay, ang tanong is, ang Clen ba is steroids? Ulit, okay, ang tanong, okay, ulitin ko ang tanong, ang Clen ba is steroids? Okay mga bro, okay, hindi steroids ang Clen or Clen Butterol. Okay, hindi siya steroids. Pero may compound siya na similarity sa steroids. Okay, hindi siya pamilya ng steroids pero may similarity siya or may compound siya o may effect siya ng katulad ng steroids. Okay, may anabolic effect siya na nagdadagdag ng muscle lean mass o androgen effect para to look more lean and nag-a-add siya ng muscle mass and strength. Okay? Pero guys, yung itong Clen na to hindi para sa lahat din. Bakit? Okay, yung mga side effects ng Clen is una, pagka tinake mo to for beginners is nanginginig ka, shaky. Okay, shaky. Then pwede kang mahilo. Kasi kung mababa yung anti-stimulant mo, pwede kang mahilo. Pwede kang manginig. Pwede kang magpalpitate. Okay? Magpalpitate. Lalo na sa may mga sakit sa puso, hindi pwede tong Clen Butterol. Okay? So mag-ingat pa rin tayo even though based on research is safe. Para sa lahat pero syempre study shows din hindi para sa lahat. Okay. Disclaimer po again, I'm not a doctor, I'm not a nutritionist at saka this is only based on my experience and my own opinion as a pro bodybuilder. Okay? Yun. At guys, hindi rin pwede to sa may mga taong may hypokalemia. Okay? Kasi nilalabas niya yung nutrients. Nilalabas niya yung potassium sa katawan mo or yung minerals ng potassium or minerals na potassium sa katawan mo. Kaya most of the time nagka-cramps o namumulikat ka. Me, namumulikat ako pagka nagki-Clen Butterol ako. Kaya hindi na ako naggagamit ng Clen. Although it's safe, although it's not a steroids, although maganda siya for fat burner pero tinigil ko siya since last year. Actually, nung 2019 pa yung gamit ko ng Clen. Kasi namumulikat ako, hindi uubra sa akin yung Clen. So, nag-change ako to Yuhembin. Okay, ibang topic yung Yuhembin. Gagawin natin yan for the next isang tanong, isang sagot para matutunan natin, para alam natin. Okay guys, i-review natin what is Clen Butterol. Clen Butterol is a high fat burner. Okay, popular na tawag is Clen.
this compound o itong gamot na to is para sa asthma, para may alam kayo guys, hindi tayo mangmang o hindi tayo parang wala lang alam, magamit lang tayo ng gamit. Okay, this is for the asthma, okay? Para ma-relax yung lungs, okay? Ma-relax yung lungs pagka ina-attack yung may asthma, para ma-relax yung lungs nila or respiratory, para makapaghinga sila ng maayos, okay? But sabi ko nga ulit, okay, mataas to sa pot burner, okay? At may effect siya na parang may steroids or similarity ng steroids, may anabolic effect siya, to give you more strength, give you more lean muscle mass, and it boosts metabolism. Sa dosage naman tayo, paano gamitin morning, okay? You can start 10 mg to 20 mg muna. Okay, huwag natin bibiglain, the more dosage or the higher dosage you use, okay, mas lalo lang mag-trigger yung cramps, hilo, or palpitation. So, itong clen na to ay hindi basta-basta na lang tinataas agad yung dosage. Okay, naintindihan nyo? Then, taper up. Okay, pag sinabing taper up or taper, every week or every, depende, kunwari 12 weeks, okay, first to second week, 20 mg fasted, okay, pag sinabing fasted, morning, no food, okay, mag-intake, then isa sa, okay, one tablet in the morning, fasted, and one tablet before 3 p.m, bakit coach, before 3 p.m, okay, 6 hours prior to sleep, kailangan mo siya i-take kasi baka hindi ka makatulog. Okay? Kasi may caffeine effect din siya at may anti-stimulant. So, ibig sabihin baka hindi ka makatulog. So, 3 p.m. at least 6 hours bago ka matulog. Yun. Pasok yun. Okay. So, ang maximum dosage niyan is hanggang 80 mcg, 220 mcg, depende. Lahat yan nakadepende kung lalaro ka ba o hindi. Kung hindi ka man lang lalaro, okay, maybe stay ka lang sa 40 mcg to 50, pwede na. Okay, pero huwag bibiglain. Sinasabi ko nga, the more or the higher dosage na ginagawa mo, mag-trigger lang yung palpitation, yung nginig, hilo, at saka, tawag dito, yung pulikat. Understand? So, sana naiintindihan nyo guys yung mga sinasabi ko. Pagka hindi nyo naiintindihan yung sinasabi ko guys, pwede kayong mag-comment below, okay, para masagot natin. Kasi mostly naman nasasagot ko kayo sa comment section, pero syempre sa dami nyo, hindi ko kayo masagot ng isa-isa. Thank you guys sa mga comment, at thank you sa mga good comment, at sa thank you sa mga supporters lagi na nabibigay ng mga content. Okay, re-review natin ulit. Lastly, okay, yung clen is para sa asthma the patients, okay, gamit siya ng mga bodybuilder because it malakas magpa-burn ng fats, okay, at may similarity siya ng steroids effect, may anabolic effect siya to give you more lean mass, muscle strength, and tawag dito, metabolism, kaya ginagamit ng mga bodybuilder. Okay, and last guys, ay hindi siya steroids. Okay, sa mga nagsasabing steroids yan, steroids, no. Yung clenbuterol is not steroids. Okay, this compound is used by asthma patients. Understand? Okay, at saka yung lastly, ang clenbuterol is a fat blocker. Okay, binablock fats. Sa umaga, tinitake natin sa umaga, so binaburn niya yung excess fats doon kasi wala ka pang kain. Then second, before 3 p.m. isa ulit, kung ano man nakain mong mga fats, okay, ang gamit nito o yung compound na to, ibablock niya yung fats, okay, para hindi na magstore or hindi na kakapit o hindi na pumasok sa katawan mo yung taba or fats, nilalabas niya na agad. Okay, so napaka-simple lang ng mga explanation natin dito at saka Tagalog syempre para maintindihan ng lahat. Yun, guys, God bless sa inyo lahat at sana naintindihan nyo at nakakuha na naman kayo ng tips or learning sa akin. So sa mga hindi kontento sa mga sinasabi ko, you can comment below para maayos natin.
Thank you guys and God bless at maulan ngayong araw. Mag-ingat kayo lahat. Huwag kayo magpabasa sa ulan kasi ngayon is mahirap magkasakit. Okay, lalo sa mga maglalaro. So huwag nang labas ng labas. Pero kailangan lumabas kasi magka-cardio ako. Thank you guys and I love you all guys and peace.